Are we live na? Live na ba? Yeah. Hi! Welcome to day 13! Oh my God, uma-achieve tayo! Yes, 13 days to our December daily, no? December we're live daily. From 5 p.m. For all the days of December. Philippine Standard Time. Yes. Pilipinas yun. Time, no? Hanggang December 31. We'll be doing our live sessions now for our 31-day December challenge. Oh, yes. And ma-achieve tayo, no? Magto 2 weeks na tayo, matatapos na natin. And yes. Today is our last day for health concerns. Okay. Kasi we will, I think we will switch na to another topic. We'll be doing yung individuality. No? We call it individuality. After this second week kasi number 13 eh, no? Mm-hmm. Okay, you can actually watch the previous live dun sa ating playlist na December Daily, of mm-hmm. course sa channel na Jaka Doll. And of course, guys, pa subscribe na din sa channel na Jaka Doll. I am Jackie again. I'm David. please pa share na rin ng ating live and pahit na rin ng share like and subscribe mm-hmm. and then ano pa ba nalilito na ako kasi araw-araw na tayo nag-live. Alright, so I would like also to invite you guys to participate our live session. And by the way, our topic for today is AstraZeneca, allergic reaction to AstraZeneca. Yun, napapanahon, no? Personal kasi experience. Hindi na napapanahon, tapos na, no? Ibig sabihin, there's still, ano, may nagpapabakuna pa, diba? May booster and it's, pa. Nagbo-booster pa tayo. And technically, hindi pa naman talaga dinideclare na over a pandemic. Or, although, we are very much parang mas endemic. Nasa endemic stage na tayo, no? People are freer to move and to do mostly the normal things that we do. Yeah. Pre-pandemic, no? So yeah, but I think this is okay to discuss this now kasi marami naman ang nabakunahan, no? Yes. Let's start. Personal experience to guys, yung ating health concerns na topic, personal experience namin to ni David. Itong yung ating first, no, we had hysterectomy, we had Care Health Plus, we had, parang nag-jump tayo nung nakaraan eh, no, nag-switch tayo ng topic. We had skin asthma and asthma, tapos we had mitral valve prolapse. So, ito yung mga na-experience namin mag-asawa, no, sa aming mga health concerns. Oh yeah, sure. Mauna na ako kasi sa akin napaka-itli lang na i-share ko with regards to AstraZeneca. The first dose sa akin, wala eh. Parang wala lang. Oh, nilagnat ka ha? Pero sobra-sobra. As in, sa Bisaya, may Gamayra ba? Gamayra. Unti lang. So, parang sandali lang. A day. Less than a day. Or a day at least, at the most. And then I'm back. Up by and about. And then, mga 3 days lang yan. Less than. Parang less than three days. Anyway, basta yun, wala akong allergic reaction. The normal reaction siguro sa binabakunahan, no? Ganun din sa second dose ko. And sa second dose, more or less, ganun lang din. Pero mas, halos wala. Halos wala sa second dose. Ayun lang. But you had Pfizer for the booster. And you know you had that's reaction. That's another topic. Although Pfizer, yun. Although, yeah, you're talking about AstraZeneca. No? Pero, nag-react ka sa Pfizer. Na oh, sa and booster. Then, oh. And then, nagtitiri-eyed ka. Oh, yun. So, sa Pfizer, meron. But sa AstraZeneca, wala. Kasi, okay. Wala. Actually, itong AstraZeneca, the first dose, nag-vlog pa tayo nito eh. Meron pa akong vlog nito, di ba? But for the second dose, hindi ako nag-vlog. Kasi, I was thinking na baka matakot yung tao. And I wasn't sure at that time kung ano yung mga nangyayari. Mm-hmm. Okay. So, marami tayong nakikita before, magkaroon ng mga allergies daw, or nagkaroon ng problema after na magkaroon ng, ano, ng shot ng AstraZeneca. Mm-hmm. Ako personally, hindi ako natatakot magpa-jab.
Ikaw din naman, di ba? It's our choice eh. It was kaya our choice. Kaya naman yung mga kids, di ba? Yeah, naman. It was our choice actually. Wala naman kami sinisisi dito. Pinili namin to, syempre pinag-isipan. Hindi naman ito yung pinili tayo ng magpabakuna, di ba? Marami namang hindi nabakunahan. But sa atin, pinili natin magpabakuna, di ba? And we are among the first ones to be vaccinated kasi under tayo ng comorbidity. Ngayon nga, okay. Kasi katulad ko, may asthma ako. Mm. And then ikaw, as in, yung MVP ko. MVP mo. So, we're considered as people, individuals with comorbidity. So, we are really one of the first dito rin sa Cebu to be vaccinated once na available nga yung vaccine for the province, no? So, ayun. The first dose was actually, I thought it was okay. Oh. Parang feeling ko that was normal to felt that way, to feel that way kasi actually di ako naglagnat eh. Mabigat lang yung braso ko, of course, nabakunahan ka kahit naman yung mga bata siguro ganun, kahit yung mga, kasi meron din akong ibang vaccines pa eh, bukod sa AstraZeneca, diba? So, alam ko yan, lagi akong nai-injection na lang. But for the second dose, after 3 months nung ating first dose, right after, siguro mga less than 30 minutes, dun pa lang sa center, no? Mm-hmm. Hindi ko maintindihan, ang init. Sobrang init ng pakiramdam ko. Pinagpawisan ako ng malapot. Feeling ko mahihimatay ako, pero nagkataon na sa pila, after mo mabigyan ng bakuna, paupo na eh. Meron ng chairs na available. So, inisip ko baka kasi mainit, gano'n ang mainit ang panahon eh. August yun, pero hindi naman yung maulan. So, nakaupo na ako. Sabi ko, para talaga ako mahihimatay. You were there, nasa likod lang kita, pero hindi ka naman tumitingin sa akin. Nagsiselfone ka na nagsiselfone eh. Nauna ako sa'yo kasi naiwan ka na naman kasi high blood ka. Hindi, yun lang yung second. Yung second dose second yun. Time. Second dose, ganun ka din, naiwan ka din. Nauna ako sa'yo. Pero first time, hindi naman ako na high blood. Ganun ka din, naiwan ka din. Na high blood na ako? Oo, na high blood ka. Huwag mo nang i-deny. Lagi ka naman na high blood. Hindi, ibig sabihin nung first and second. Sige, tuloy mo na doon sa... Hindi kita tinitignan. Ayun nga. Ang ginawa ko, kasi di ba meron namang mga marshal yan. Tinawag ko yung isa, sabi ko, miss, ewan ko ba bakit naman kasi at that time wala tayong dalang tubig? Siguro kasi inisip natin, nung first time natin na nagpato, may libre tubig. Ano, mayroon eh, marami naman nakalalido sa site. So, diba, parang, but all we need to do is really ask them. Okay. They don't proactively hindi, give out eh. Hindi, una talagang nagbigay sila eh. Ah, okay. Mm-hmm. Pero yung nga, second time, you just have to ask lang naman. Mm-hmm. Nag-ask ako, sabi ko, miss, pwede makahingi ng tubig. Tapos sabi niya kung cold daw ba or hindi. Sabi ko yung cold. So, uminom ako. Binigyan niya ako, uminom ako. Malamig yung tubig. Mm-hmm. Pero sabi ko, parang mahihimatay pa din ako. Kaya lang, na-tempo na naman, dun sa pila, pumasok na tayo dun sa room na malamig. Ewan ko, man, parang DP ata ulit. So, malamig yung room, no? Air conditioned siya. Parang sa paghihintay doon, medyo matagal kasi dun sa loob ng room. Parang gumaanggaang yung pakiramdam ko. So, yung hilo ko, tsaka yung pagpapawis ko, dahil sa uminom ako ng malamig na tubig, tapos pumasok ako sa air-conditioned room, parang naging okay yung feeling ko. And then, hanggang sa nakarating na tayo sa observation, yung mga ganun-ganun, naging okay na paglabas natin, dumaan muna tayo ng Watson's. Kasi bumili nga tayo ng mga medicines, di ba? Bumili tayo ng, like, antihistamine. Kasi yun yung mga binibili na after ng job, di ba? So, bumili tayo ng mga paracetamol, mga ganun, diba? Paracetamol. Mm-hmm. So it was a good thing na bumili tayo, hindi tayo nagpatumpik-tumpik. Kasi nung nasa sasakyan pa lang, nakaramdam na ako, sabi kong ganyan, bakit ganon? Parang yung mata ko, parang hinihila. Yung mata ko parang nagiging tight siya, parang feeling ha. I know, sabi mo sa akin, hindi eh. Pero ako yung feeling ko, yung mata ko gumaganon. Tapos feeling ko, yung bibig ko, nagta-tight siya. Nagta-tight yung, basta yung ganito ko nagta-tight siya. Tapos sabi mo sa akin, hindi, mukha ka namang okay. So, tumawag agad ako sa doctor ko. Kasi ganun naman ang sinasabi, di ba? If you feel anything after ng vaccine, you call your doctor. You consult with your doctor. So, yung ginawa ko, tumawag ako kay Doc Kat. Sabi niya sa akin, inom ka na muna ng antihistamine, Jack. Anong meron ka dyan? So, sabi ko, meron ako alerta yung binili natin. Kasi nakakatulog ako sa cetirizine. So, uminom ako, pag uwi ko sa bahay, siguro that was
siguro mga around an hour after noon. Oh, after an hour, oo. Mga, wala pang 2 hours. Wala kasi pa. Malapit lang. Bilis naman lang, eh. Oh, lapit lang natin. Less than 30 minutes. Naka, uwi na tayo, eh. Oo, so pagdating dito, after, ang yun lang ang ininom ko, di ba? Uminom lang ako ng antihistamine, yung alerta nga. Pag uwi ko sa bahay, pawis na pawis yung chest ko, tsaka yung back ko. Yun lang ang pinagpapawisan sa akin, di ba? Mm-hmm. Chest and back. And then, I felt okay na. And then, siguro after ilang, ano na, siguro nakatulog na tayo nun. Kasi syempre, after ng vaccine, talaga makakatulog. Pero yung pag-gising natin, kasi doon ata lumabasin. Ba, talaga namaga na yung mukha mo, di ba? Oh, namaga na yung kundi. Yung mukha ko, hindi mo naman pansin na maga siya. Eh. Ang talagang nararamdaman ko yung complaint ko talaga at that time. Tightness ng chest, tsaka ng back. Yung talaga as in ang sikip, nahihirapan akong huminga. But I'm sure na hindi naman yung tipong, ako kasi may MVP ako eh. Nararamdaman ko talaga yung hirap sa paghinga. But I am sure at that time, hindi yun sa heart. Kasi yung chest ko yun eh. Mm-hmm. Yung chest ko yun talaga yung nagko-contract yung muscle. I think yun ha, muscle yun. Hindi yun yung tipong hindi ka na humihinga yung heart mo or yung lungs mo tapos isusugod ka na sa hospital. I know na meron sa muscle ko na sobrang nagko-contract siya. And then after that, yun nga, uminom ulit ako ng alerta. Sabi ko, what's happening? Diba? Bakit nagkakaganon? So inisip ko lang, sige, baka allergic reaction na parang, sabi nga, you could really feel yung mga allergic reaction or kung ganon man. If ever na mangyari yun, mag-take lang kayo ng antihistamine. And then sabi nga ng doctor ko, kung talagang merong problema, you can always go to the ER. But at that time, syempre, sino ba namang gustong pumunta ng ER? At saka medyo mahigpit pa. That was August last year. Diba? Very, ano pa, sa hospitals. And then after that, hindi siya yung pala. Kasi pag uminom ako ng antihistamine, nagsasubside yung nararamdaman ko eh. So, I was thinking, ano kaya? Baka feeling ko lang na ganun na masama ang pakiramdam. Para kasi natin laging kinoconsider na baka naman, it's in your head. Alam mo yung ganun. So, after that, siguro yung the following day, ito naramdaman ko na talaga to. Ito yung ganito ko, nagsugat na siya. Nagsugat na yung dila ko. Yung mga ano ka na nun eh, parang singaw-singaw. Oo. Diba? Tapos nagsugat na yung dila ko. Oo. Nagsugat na yung throat ko. Tuyong-tuyo na yung pakiramdam ko. I was thinking, maybe because of the alerta, pero... Nag-hydrate na tayo. I make sure I hydrate myself eh. Ano pa? Talagang pagising ko, sabi ko yung dila ko hinahatak. Sabi mo sa akin, magsalita ka nga. Pag nagsasalita ako, maayos naman, di ba? So sabi mo sa akin, lagi namang bitin. Lagi bitin. Okay. Oo, pero sinasabi mo sa akin at that time na maayos ka magsalita. Sabi ko, oo, maayos ako magsalita. Naririnig ko, tsaka alam ko maayos. Pero nararamdaman ko, hinahatak yung dila ko. Tsaka tight yung mata ko. Siguro because parang, there's ano eh, parang yung... Ano yung nangangapan? Parang siguro parang ganyan yun eh, no? Hindi ko talaga siya matiin. Kasi normally, di ba, first time ko kasi maranasan yun eh. Mayroon, what do you call this? May... Allergic reaction. Allergic reaction, ganyan ang feeling eh. Parang it's either nagnadam ka or nangangapan yung feeling na parang namamaga. Mm-hmm. No? So normally, ganun eh. Sa... Pero ganun ko lang siya i-describe at that time kasi nga first time ko naman siyang maranasan. Mm. So yun nga, parang sabi ko, hinahatak yung dila ko, natatakot ako kasi I can feel it, yung dila ko talaga siya, hinahatak siya dun pa loob. Mm-hmm. So, ganun ulit, alerta ulit, ganyan, sumali kami sa doctor. Kaya lang, syempre, hindi ko naman masisisi yung doctor kasi syempre, hindi naman natin talaga masasabi ka agad kung nagkaroon ka ng allergic reaction. Yes. No? Siguro marami pang test para gawin yun. Actually, nagpa CBC ako nun eh. And lumabas dun sa CBC, natumaas nga ang eosinophil patawag. Oo. Kapag yun ay nag-increase, ibig sabihin, meron kang allergic reaction. Kasi wala naman akong cancer eh. So, lumipas na more than a year, wala naman akong cancer, di ba? So, tumaas yun, and it's an indication that I have allergic reaction. And sabi nga... And to rule out, wala naman ibang ano. Wala akong ginawa. Aside from the vaccine. Yeah, and I was feeling okay before that. Yung vaccine talaga yung... suspect doon. Oo, kasi lagi naman sasabihin natin, di ba, kung meron nangyari, sasabihin naman natin, ano yung last mo na ginawa? Pero pinaka-basic naman sa, ano yun, lagi, regardless of it's medical or any other field, no,
what has changed. Uh-oh, what ganun. Has caused the change. Parang ganun. Para makapag-troubleshoot ka. Oh, para makapag-troubleshoot ka, di ba? Mm-hmm. So, the same way with our health or with our sa physical body natin, what has changed? What caused that change to for you to be able to get that particular reaction sa katawan mo? Kaya lang kasi at that time, mahirap talaga siya na i-rule out. Mm-hmm. Actually, meron pa nga yan dito sa Cebu City. Kumontak pa ako sa yung sa center ba or yung sa Cebu City na hotline. Ayaw naman sumagot ng telepono. Tapos ang sasabihin lang naman sa'yo, kung meron kang nararamdaman, consult your doctor. Oo, sa doctor. Okay, so pagdating naman sa doctor ko, hindi niya rin naman talaga masabi nga kung allergic reaction yun. Uh-huh. Because that was early eh. Maaga pa yun, hindi natin talaga alam, no? And then yung palala ng palala yung nararamdaman ko, na ang pinakamasama pala doon kasabay nung paghahatak ng dila ko, yung braso ko, yung mga muscle ko talaga, parang ginaganyan ko siya, yung parang numb na numb siya, nangalay siya, na gusto ko siya lang siya ginaganyan. Pero moro ang ngalay eh, no? Yung ngalay na parang hindi mo ma-explain yung ngalay. Basta ang ginagawa ko, binabagsak yung mga ano ko, mga limbs. Yung mga limbs ko, kasi masakit siya. Tapos pag halimbawa, tiningnan mo, hindi ako nanginginig. Pero I can feel it na nanginginig ako. Sa muscle. Oo, talagang sasabihin ko sa'yo na nanginginig ako, yung katawan ko nanginginig. Pero hindi mo naman ako nakikita physically na nagsishiver. Wala akong ganun eh. And then, it took like, siguro more than 2 weeks pa, akala ng doctor ko, I was okay na. Kasi lumalabas ako eh, maggala kasi talaga tayo, di ba? Kahit na nakaka-experience ako ng mga masama sa pakiramdam, kahit na nagre-reklamo ako na, naku dok, yung labi ko putok-putok. Pero andun pa din tayo, nasa galaan pa din tayo, nagba-barbecue, papasyal dito, papasyal doon, magmumol. Pero yung mukha ko, namamagana. Mukha ganun na siya eh. Ano ba lang? Ganyan na siya, di ba? Tapos yung mata ko. So mahirap talaga siyang mahirap siyang ma-determine. So ang ginawa ni Dr. Cass at that time, parang binigyan niya na lang ako ata ng Claricord na. Record na yung and that parang... Kasi kahit sila, actually, nakaunang napapansin sa mukha ko si Boots, sabi niya sa akin, magayong mukha mo. Yung ganito mo, magayong mukha mo. Tapos sabi ni Mama, oo nga, ba't ganyan ang mukha mo na mamaga? Sabi ko, hindi ko nga malaman eh, feeling ko nagkaroon ako ng allergic reaction sa vaccine. And then, what we did after that, nag-steroid tayo, and then, pina-undergo ako ni Doc ng MRI, para makita ko ano yung nasa brain ko, kasi baka mamaya kung ano-ano lang naman hallucination na nararamdaman ko. Or gusto din talaga maklear ni Dr. Kath na wala namang na-damage sa akin. Kasi at that time, parang nang sinasabi, di ba, nagkakaroon ng mga clot, yung blood clot sa brain. Tapos yung EEG ko, normal naman, wala akong seizure, hindi ako schizo, hindi ako bipolar, wala naman akong mga ganon. And then, sa cardio, nag-ECG tayo, nag-2D echo. Of course, yung mga normal na mga blood laboratories, no? And then, ang last pala natin was with the allergologist. Siya na yung last namin. Okay, so, siya na yung nagsabi, nag-ask sa akin, what happened to you, ganyan. And then, siya na yung nagsabi, na buti yan lang ang inabot mo. Sabi niya. Diba? Sabi niya, mild anaphylaxis ang tawag daw doon. Yun. Ano to? Mild anaphylaxis. Anaphylaxis. Uh-huh. What a term. Yeah. Actually, it's fatal ha. Fatal yun ha. Kaya sabi niya sa akin na, mild. Siyempre, Mild anaphylaxis yun. Sabi niya, buti niya, yun lang ang inabot mo. Kung hindi ka. Ano talaga doon, istigop ka talaga. Diba? Sabi niya sa akin, so it really happens, no? We not to scare anyone, not to discourage anyone from taking the vaccine, no? But that is really the one of the risks ng if you take the vaccine. But of course, mas maganda pa rin magpabangunan. For us, for our personal choices, no? It's really best to have a vaccine for COVID, no? The reaction, allergic reaction to the vaccine. Mm-hmm. It is really just part of it. It's part of it. Diba sa Pfizer, matindi rin. Nagkaroon din ako ng reaction. Wala akong reaction sa Astra, but sa Pfizer, meron ako.
Yeah. And also, ang sabi sa akin na doctor nun, kaya daw, sabi ko, bakit ganun, doc? Eh, kalimbawa, namamaga. Tapos, after kung uminom, I'm okay. And then, bigla na lang, ayan na naman, bakit ganun, bakit ako nagkaganon? Hindi ba pwede, like, uminom lang ako, eh, okay na ako. Diba? Kasi, syempre, parang hindi ka na, parang ang hirap nga kasi isipin, ang hirap paniwalaan na nagkaroon ka ng allergic reaction and it's causing you mild anaphylaxis. Syempre, pa when we search online, yun naman talaga ang lumalabas, no? Parang ang hirap isipin for us na hindi specialista, no? Especially kung ichichismis mo. Mahirap paniwalaan kasi sobrang okay naman ako at sasabihin mo you have allergic reaction pero you look okay, especially sa mga naka-mask pa tayo at that time, you will not see my face, mm-hmm. Diba? Pero ang sabi ng doctor sa akin, because underdose ka, mm-hmm. Because you were taking antihistamine, mm-hmm. Diba? Sabi niya that's not enough kasi dosage is not enough to combat yung allergic reaction, pero it prevents you from going talaga yung talagang fatal na state. It combats it, but it's not enough. But no. it really differs or panangga dun sa reaction. Mm-hmm. Sabi niya kasi, yung allergic reaction, hindi yan kaagad nawawala sa dugo mo. And actually, it's chinek niya yung background ko sa mga allergy, sa medicine and food. Na especially ako, meron akong skin asthma. Talagang sabi ni Doc, meron ka talaga. Talagang isa ka sa mga pwedeng magkaroon ng allergic reaction sa gamot. You know, and then sabi ang advice niya sa akin not to take AstraZeneca for my booster kasi it could be fatal na. So you need to avoid that. Ang nangyari pala noon, I wasn't aware na yung palang pamamaga ng mata ko, makikita niyo yun doon, meron akong vlog for the first dose, yung mata ko na namamaga nung araw na yun, tsaka yung umalsa ko na pisngi, actually that was a sign of an allergic reaction. But since inisip ko na okay lang yun because we had kakababaksin mo lang. So, inisip ko, okay lang, talagang ganun, nasasama ang pakiramdam mo. And I thought na, baka dahil yun sa pagtulog ko, na magayong mukha ko. Mm-hmm. Pero yun pala, ay sign na pala yun ng allergic reaction. At dahil sa, nagpa-second dose ako, na-induce yun. Kaya lumala siya, grumabe siya. Mm-hmm. And the next time na ma-expose ka ulit sa ganun, it could be fatal na. Mm-hmm. So, kaya, nag-Pfizer ako, and with Pfizer, walang namaga sa akin. Hindi ako nakaranas na kung ano pa man. So yun yung sabi ng doctor. It was yung eosinophil, it was an indication that I really had AstraZeneca allergic reaction. Ang sabi niya pa nga, you should report to DOH na hindi ko pa rin nagagawa until now. And I don't think na magre-report pa ba tayo. I don't think magre-report ako. Yun nga, kasi nga daw, before daw yan ilabas sa public commercially, kailangan malaman nila kung ano yung mga naging side effect. Kung ano yung mga hindi magandang nangyari sa mga nabigyan nito AstraZeneca. Hindi rin ako nag-vlog for ng second dose was because ayoko manakot ng tao. Kasi at that time, most especially, hindi ko naman talaga masabi kung ano man ang nangyari sa akin. Oh, but aside dun sa mga nangyari ngayon. But at least now, di ba, after several years naman. One year naman, igit. So, and it's really, medyo, parang mas normal naman na yung medyo humupa ano na yung yung COVID, so, fully, diba? It's just sharing siya. Yung experience. Mm-hmm. Yung kaya yung sasabihin ng iba na namatay, ako kung hindi ako makulit na tao, possible, at hindi ako na, hindi ako umiinom ng tawag dito nung antihistamine, could have been deadly. Baka isa ko sa... Pinabayaan lang ba? Pinabayaan ako. Kung hindi mo, you didn't, really took it a little seriously. Kasi nararamdaman ko marami akong sakit, alam ko yung pakiramdam ko. One thing lang din kasi, no, it's really up to the, yung katawan mo yun, sa yun eh. Mm-hmm. Kung ano yung nararamdam mo, ikaw, meron tao kasi na kaya nilang indahin eh. Mm-hmm. Meron tao na onti lang. Hindi kasi kagaya sa anak namin, pag inumin mo lang kasi siya ng mefenamic, namamagana yung mukha niya eh. Diba? Ang, ano lang ba ang pwede sa kanya? Parang okay siya sa Bioflu, pero I think with Advil, ganun din. Pinumin mo siya ng, may mga Neozep. Namamaga siya. Talagang namamaga siya. Nasa dugo lang yan eh. Oo. Ako, eto ngayon, ang pinaka-concern ko, no, one of the reasons, eto kagaya na pili namin to, uminom lang ako ng Neozep before hindi ako nagkakaroon ng mga doon. Hindi ako sensitive doon. Pero ngayon, uminom ako ng Neozep, siguro like mga 3 weeks ba?
namagay yung mukha ko. And then, like 2 weeks ago... Which is ago, very, ano, NSF, which is a very common over-the-counter medicine na you can buy just for the common cold, eh, magkakaroon na reaction, which is, diba? And actually, etong 2 weeks ago, tama ba, naka-2 weeks na ba tayo, binigyan ako ng antibiotic. And ganun ang nangyari sa akin. Eto, tapos yung dila ko, nagsugat, tsaka yung throat ko. So, pinastop agad ng doctor. Ngayon, ang sabi nga natin, na hindi naman natin masasabi na ma-attribute natin doon sa AstraZeneca. Kaya lang, yung nangyayari sa akin na nagkakaroon ako ng hypersensitivity to medicines. Kaya sa ngayon, isa sa mga previous vlog ko, I think sa Care Health Plus yon na vlog natin, na ako nag-live kasi wala ka. Ang gusto namin ni Doc, ako especially, gusto ko malaman kung ano yung mga antibiotic and medicine na nagkakaroon ako ng allergic reaction. And also sa food, yung food allergies, chinecheck, gusto din i-check ni Doc yun, no? Mm-hmm. Kasi sobrang nagiging sensitive ako ngayon. At hindi naman nga natin kasi masasabi na pwede mo siyang i-attribute. Dahil sa nagkaroon ka ng problema with AstraZeneca, na it affects your, no? Your immunity. Mm-hmm. I don't know. I cannot tell that. Siguro kailangan mong balik dun sa allergologist. Pero siguro hindi na. Kailangan ko lang talaga makakuha ng ganong klase ng testing. Kasi kagaya before, kung halimbawa, nasa ER ka, diba? Meron silang skin testing eh. So pag may binigay silang antibiotic sa'yo, mag-i-skin test muna bago nila ibigay sa'yo. Diba? Kaya hindi ka magkakaroon ng allergic reaction. Hindi kagaya kapag halimbawa, nagkasakit ka lang, tapos pumunta ka sa doctor, and then walang prior testing, ininom mo, tapos hindi naman kasi siya talaga, isa patos pala sa question, ha? Bakit, Doc, hindi ka agad siya nararanasan? Let's say, like, uminom ako ngayon, tapos, pag minasa mo kasi siya online, parang, like, within 15 to 30 minutes, dapat na may reaction. Sabi ng allergologist, hindi ganun. Merong ibang tao, specialista ito, guys, ha? Merong ibang tao na it'll take, like, 3 days, before mag-manifest yung symptoms. No? Case-to-case basis yan. Depende pa rin sa sistema. Yung sa ano ng katawan mo. Mm-hmm. Sa immunity mo. Sa immunologist din siya eh. Allergologist, yung, immunologist ano, din siya. Yung body system. Mm-hmm. And during that time, I suffered actually for 3 months after that AstraZeneca. Nag-suffered ako sa brain ko. I had, ano, parang feeling ko, sabi ko, para ako nababaliw. I don't know if it was with antihistamine, kasi sabi ng neurologist, it could, ano, ang tawag doon, physiological effect? Mm-hmm. Oo, yun daw yun. Yun din yung sabi ng doctor sa akin eh. Yung mga naranasan mo pala, yun pala yung sinabi niya, yung mga naranasan mo na para kang nahihirapan ka dahil yun sa mga ininom mo ng mga antihistamine. Yung physiological effect yun ng gamot. Yung parang, ano ka, tawag sa ganun, walang focus. Ano ba yung mga terms na ginamit niya na? Parang ako nagpapanik. Just serious, ano eh, parang let's say, diba, pag ikaw yung lagi kang tuturo ka ng anesthesia. Mm-hmm. So, it's the same, no? And maybe not parang deep level, no? But it affects din yung system mo. Mm-hmm. Yung talagang feeling ko at that time, parang sinasabi ko nga sa'yo, di ba, kailangan ko naman na psychiatrist kasi hindi ko maintindihan yung nararamdaman ko. Parang lagi akong nagkakamali, wala akong focus. Tapos, kahit na walang focus, kahit nalayas ako ng layas, andun yung effect talaga ng gamot. No, andun yung siguro hindi ko talaga siya kinakaya, eh, para akalain mo meron ka anxiety or depression. Ganun, sabi ng doctor, hindi nga ganun yun. Hindi siya, dahilan talaga yun sa gamot. Yung nakakatakot sa akin, yung talagang nakakalimutan ko na yung mga bagay-bagay. Mm-hmm. And nawala lang talaga yung ganun, yung parang nanginginig ako, tapos yung parang nalilito ako. Yung kasing sa ano, nung nag-antibiotic na kasi tayo yung sa Claricort, mahina kasi yun, di ba? Pero nawala na yung sa bibig ko, yung sa lalamunan ko. Wala na ganun. Uh-huh. Pero, yung sa brain ko, parang nalilito ako, meron. But after, nung nagpa-MRI kasi ko, tinanong ako kung meron akong mga allergic reaction. So, nang sinabi ko lang na yes, binigyan ako ng 2 types of
anti-histamine na mayroong tawag steroid. Kaya nung nakatatlong type ng steroid ang iniinom ko ng sabay-sabay. After that, I was like, okay, as parang brand new person, or parang as if nothing happened to me. Steroid lang talaga siya. Doon lang siya nawala. Mm. Ngayon, so... Yeah. Those are yung experiences sa AstraZeneca, no? Medyo... it really will depend talaga sa tao. Depende sa system mo, sa how your body will ano. Meron but, ano lang din siguro. Siguro naman, meron lang din mga tao na, hindi lang naman ikaw, diba? Meron din dyan talaga na, ganyan din ang experience mo. Yes, kasi nga, diba? Able to relate. Yung nagmamassage sa akin, I don't want to mention name kasi, ano? Oo, si ate. She had a friend, 29 years old, tata. Or basta wala pang ano, bata pa. She was okay. And then nagpa-job lang siya. And then she died. Ang sabi, nung nagkukwento ako, actually, hindi naman siya nagkwento sa akin. Ako ang nagkwento sa kanya kasi kinukumusta niya ako, bakit daw ganun ang ano ko, state ko. And binanggit ko nga sa kanya, itong mga nakwento kong ito ngayon, no? Kwento ko din sa kanya. And she had a friend na exactly, kung ano yung nangyayari sa akin, nangyayari sa friend niya. But then, yung friend niya, hindi na nakaligtas because hindi naman sila nagbigay ng antihistamine. Umabot sa point ano lang ba? Tiniis lang ng tiniis. Umabot sa point na dumugo na. Hindi na siya makahinga. Hindi na siya, yun yung last niya, hindi na siya makahinga and then namatay siya. Nakakaawa din. Nakakaawa din. Parang simple cetirizine lang or antihistamine na you can buy for 4 pesos, 5 pesos lang naman. Pero inabaya, siyempre, kasi iniisip na ano lang, iniisip lang na epekto lang ng vaccine, but of course, ang epekto ng vaccine can still be fatal, left untreated, kung mabaliwala eh. Kaya nga tayo, diba, pag let's say, nilagnat tayo, or meron tayong naramdaman na ano, we have to drink the appropriate medicine, para to address yung panalakit na yun sa katawan, or let's say, lagnat, ano. Yun naman ang i-advise sa atin, pagka-job sa atin, diba? Yun yung sinasabi talaga. You need to really watch yung mga symptoms na lumalabas and side effects ng vaccine. Kasi meron talaga. Hindi lang naman din sa atin eh, kahit naman sa ibang bansa, meron talaga. And marami rin naman akong nakausap, pero syempre, who knows? Kung ako nga, hindi ko alam. Yung doctor ko nga, hindi alam, di ba? Ano pa kaya yung chismak? Para sa akin lang, di ba, kasi lumalabas sa news na namatay, dahil sa gano'n. Parang, para sa akin, let me just, ano lang, let's say, lalabas sa news, namatay dahil sa AstraZeneca, parang, tapos ang mga tao magre-react, ayoko magpa-AstraZeneca, or ayoko magpa-vaccine, because nakakamatay yan. Makakamatay yun, yes, if you leave it, Untreated. Mayroon ka nararamdaman, naman pagkatapos, especially kung sa bahay mo lang, dapat meron kang kung pababayaan mo siya, na gano'n yung nararamdaman mo at iisipin mo, hindi, epekto lang ito, kakayaan ng katawan ko ito. Hindi gano'n. Kung meron tayong nararamdaman na hindi tama, early stages pa lang, we have to address that. Kung sasabihan ka ng doctor mo na no, di ba? Kung may nararamdaman ka, hanap ka pa rin talaga ng paraan. Kasi ako gano'n eh. Hindi talaga masabi ni doc kung ano ba. You actually contacted another doctors. Two more doctors at that time when I was suffering. Diba? Hindi rin nila masabi eh. But sabi ng friend mo, you have to check. Baka merong blood clot. Diba? As yung isa naman nating doctor, maybe you should give her something para ma-relax siya. Parang ganun. Diba? Kasi kung nagsishiver ka, baka isipin nga na it's some kind of anxiety. But why will I be anxious kung sa about lang sa vaccine, that was second dose already. At sa dami ng sakit ko, mula bata ako, I have MVP, I had problem with hysterectomy for 5 years, meron akong skin asthma, inverted ang spine ko, diba? Nagkaroon ako ng migraine at some point in time. Parang yun pa ba? AstraZeneca pa ba ang magkukos ng anxiety ko? Of course not. But I know my body. Alam ko kung ano yung talagang nararamdaman ko if I'm not feeling well. It's just that at that time talaga, I really refrain from doing vlog about the AstraZeneca because I might scare people and I don't want to scare people. Okay? Meron kasing mga group na talagang they really don't want to have
to get vaccinated. Actually, one of our family members, hindi talaga siya vaccinated, right? So it's his choice. Meron din ako mga ano, and it's okay. May uncle ako na hindi siya nagpa-vaccine, di ba? Mm-hmm. So they believe otherwise eh. Oo. Depende kasi yan sa belief mo. So wala naman talaga. Wala naman ano yan eh. Wala namang persahan dyan. But pero of course, like for us, we chose to be vaccinated kasi nga, kung sakaling nang magkaroon ng mga allergic reaction, we need to be careful. And we were praying na wala namang masamang dulot ito sa katawan natin. Kasi, how will we combat COVID for someone like you who has asthma na nag-maintain na ng steroid? And for someone like me who has MVP and marami nang naging sakit pa, paano kung malalabanan ng COVID? Diba? Actually, maraming beses na tayo ng COVID. Hindi lang tayo nagpapacheck talaga. And thank God kasi na-survive pa natin. Right? Mm-hmm. So I guess, guys, that's all for today. I hope na we were able to share kami sa inyo. And something that's valuable na pwede nyong magamit or pwede nyong also yung ma-relate yung sa experiences ninyo sa mga kamag-anak ninyo when something like that happen. It's not just for the vaccine ha, even for allergic reaction to medicines, especially with antibiotic, no? Hindi natin siya pwedeng baliwalain, yung mga antihistamine, anti-allergies, actually we really need to take it. Kung kailangan natin lumapit sa doctor. Kung naguguluhan yung doctor sa symptoms natin, we really need to find a way on how we can fix ourselves. Kung merong nagbago sa sarili natin, we know it. We especially know it. Diba? So, this video, this live session that we have right now, this topic that we specifically chose to be included in our December daily live stream, this is to share yung aming experience, and this is not to scare people, and we are not against the vaccine, and we are not against any type of medicine, but we are also cautious, no? We also have concerns, we also express our concerns, and we decide based dun sa aming magagather na information, and we are the ones na accountable kung ano man yung magiging ano man yung napipiliin natin, right? Yes. Thank you so much, guys. Hindi tayo nakapag-promote. Please subscribe to our channel, Jackadal. This is Jackie again. And this is my husband, David, who's very supportive, joining me this December daily from January 1 to December 31, every 5 p.m. Pilipinas time. Mm-hmm. And we are usually live for 10 to 15 minutes every day. Mm-hmm. And naka-reach kami ng mga 20 to 30 minutes. But this is the first time that we actually reach 37 minutes and counting. Okay? Alright. So, thank you so much. Just quick lang siguro. Yeah? Let's promote lang din. For those who are Cebu, no? Mahaba pa. Sa katapusan, we still have some slots available for our photo booth. Please visit our Facebook page, Something Cute. So, for your events, marami pa yan. Hanggang sa katapusan, may mga events pa kayo. Pwede pa kayo mag-book. No? Just contact us. Airbnb. Meron pa tayong available when in Cebu. You can book our unit, condo unit, for transient ito. Lagay na lang namin sa link, video description yung link. And of course, nationwide, we service, we have printing service online. That's digitalprinting.ph. And you can also support us by joining the channel. It's a monthly subscription, I think $199 per month. And then you can send us super chats, super stickers, and super thanks sa comment section. And also GCash kung gusto niyong mag-fund sa Gcash. Nandiyan lang GCash namin sa baba. Alright, guys. Ayun. Siguro, parting word lang, no? Mm-hmm. Na-mention kasi niya na di kami specialista. Specialista, no? Kanina, di kami specialista. Pero special kasi. Oh my God! Don't you see you are? Oh my God, Bobby, what are you saying? Okay, guys. Pinigilan, mapalo na tayo. Alright. Bye!